Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes! Akala ko hindi na matutuloy kasi may public briefing. Magandang tanghali po sa inyo, 12:09 na dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga nakikinig na Tambayers, kasama at mixers sa iba't ibang panig ng mundo. Isang safe na araw po sa inyong lahat. At yung kasama ko si Dion. Dion, nandiyan ka ba? Andito ako. Magandang tanghali po sa inyong lahat sa YouTube, sa Facebook, sa radio at sa DWIZ app. Kamusta ka naman, Atty. Nick? Eto, babatiin na tayo. Siyempre. O, di ba? Batiin natin. Kasi Inglesan tayo. Kasi masaya ngayon makabalaghan ang ating pag-uusapan. Oo, ha? Na may konektado sa mga nangyayari ngayong mga kapanahunan sa atin. No? Tama. Batiin ko muna, of course, Gulang. Tayo muna. Kunwari, oo. I would like to greet or thank you to the Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson. Di ba? For wearing the Filipino t-shirt. Oh. Ah, yes. Oh, di ba? Sinuot niya talaga. Yung we like to thank you from the bottom of our hearts. Kasi sambang sama sila sa mga Pinoy na mga frontliners eh. Correct. Oo, laki ng tulong kaya sa kanila. Tapos belated happy birthday din kay Jeff. Jeff, of course, di ba? Bulgaria. Yes, diba? Belated happy birthday kay Jeff, yes. Birthday niya nakaraan. Correct. At saka belated. At saka kay Ate Greta Mikmik. Kaya belated. Yeah. And today, birthday of course, ni Miss Nora Honor. Oh, hi birthday Miss Nora Honor. Yes. Walang himala. Oh, na-miss ko na yan. Dati pinakilala sa akin. Talaga? Once ko lang siya nakita. Napakamahiyain. Pag ay, talaga? Talaga. Oo, pag hindi ka masyadong kilala, medyo ano siya. Yung, alam mo na, yung shy type na yuko. Alam mo yung leeg niya, saka yung ulo niya. Ayun. Oh, ayan. Ano, bati muna tayo sa mga kasamay muna. Natin. Ayan, babatiin mo natin yung mga tao sa Facebook. Sino ba man dito? Nako, diba? Usual suspect. Siyempre, si Ma'am Annie, andito na. Oh, di ba? Ma'am Terry, si Ma'am Janet, andito. Ma'am Fatima, Ma'am Percy, Ma'am Joanne, Ma'am Edna, Ma'am Maricon, Ma'am Zeppi, Ma'am Del. Ay, may roll call talaga, Ma'am Annalisa. Maraming salamat po, dyan po kayo palagi. At sa mga iba pong nakikinig pa, dire-diretso na po ang mga comments. Sa YouTube, correct, hindi po kayo nakikita, pero alam kong nandyan po kayo at masuki na sa masubaybay sa amin. Yes, oh, panay ka na ngayon, ha? Congrats, ha? Nag-evolve ako, akalain mo yun? Oo, ganoon talaga. Noong una nga nakaupo ako nung mag-isa dyan, kabang-kaba ako eh. Sabi ko, ang gagawin ko? Buti ko yung winner, eh, pinulungan ako. Ay, nanay ko nandyan na. Naku, kailangan mabait ako ngayon. Hi, Ma! Hihit tayo, ha? Hi, Ma! Ayan, oh, ano, greet din ako, ha? Oh, gulang. Kumbaga, ano, may mga greetings-greetings tayo ngayong araw na ito. Gulang-gulang. Si Benji, of course, Benji, si Nanay, si Gordy Bob, of course, si Rocky Plumbiner, and Aliging Liwanag. Tapos si Rico Paño, Carmen Lobo, Juan Tasara, Amy Antes Manico, Rachel Tan, Senga Manuel. O, mamaya ulit yung next batch. Yan. Ah, yun, mamaya ulit yung ating ano, roll call. Taray, meron ano, good noon from Thailand. Kamusta naman kayo dyan? Yes. Kasi maraming nagpapabate dahil nag-post ako kanina. Na ano? Ko, oo, nag-post ako sa low page. Naalala mo yung MPN low. Oo, oo, oo. Ito pala, di ba? Oo, ABS-CBN kasi marami ako nakalkal. Ano na naman yan? May baon ka, I'm sure. Hindi, oo, pero hindi ngayon. Kasi ipopost ko, continue ko to West, saan susunod na Wednesday. Pero, nag-post ako na kahapon kasi sobrang pagod na lotion ako kaya hindi na summarize. Sobrang pagod ko, kanina nag-post ako, tapos ang dami nagpapasalamat. Natutuwa ako, ano, sabi ko, mga next ko, papaiyakin ako. Ay, naku, tawag ba siyan? Kailangan, ano, laban lang. Oo, laban lang. Kasi sabi ko nga, eh, kakalkalin ko talaga. Asin ko sila ng Neptune-colored na buntot. Yun, makabahan sa Neptune-colored na buntot.
Correct. Or pag-usapan natin si Mangko Thursday ngayon. Okay. Alam mo ba nung Lunes, diba, biglang nagbago ang ilis ng hangin sa Kongreso? Yes, oo. Ano meron? Oo, kasi sinet ko ang posisyon ng buwan, ang moon natin. Okay. Ito yung napansin ko. Ang moon pala natin nasa constellation ng Aries nung time na yun. Okay. Sa astrology kasi, may tinatawag tayong sextile. Ibig sabihin, ano yan eh, parang mga shapes yan, basta shapes. Sextile ang tawag, nasa Mercury. Tapos okay. Pa, ang araw, yung sun, naka-trine, trine ang tawag doon, trine sa Jupiter, Saturn, at Pluto, at saka ang planetang Mercury, naka-square sa Mars. O, diba? Technical terms, diba? Ano oo nga. Oo. Ang ibig sabihin nito, nagkaroon ng ano yung wisdom. Ano ba sa Tagalog ang wisdom? Talino? Pwede naman talino yun, diba? Alaman, oo, ano ba? Oo, malalim na kamuhan, parang ganon. Diba? Oh, kaalaman na lang siguro ano. Oh, yun. Oo, kasi ang planet ang sun kasi yung araw sa astrology considered yan as planeta. Oo, ang araw. Eh yan ang nag-identify sa atin. Kaya nga 'di ba may mga tao like ikaw, ipinanganak ka ng Libra kasi yan ang sun sign mo. Oo, ako naman Virgin, yun ang sun sign ko. Kakaloka. Wala akong kontra. Hindi ako kontra. Oo. So, yun. Eh, ngayon, ang dala-dala kasi ng araw sa atin, yung identity natin. Okay? Oh. Ngayon, eh, since naka-trine yan, tumutugma sa Jupiter, Saturn, at Pluto, ang dating niyan is yung malalim na karunungan, otoridad, at pagbabago. Kaya biglang nagbago ihip ng hangin kasi medyo nagkaroon ng katalinuhan ang mga authorities natin sa Kongreso. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Sa araw-araw, ano? Tapos hindi lang yun. Kasi nga naka-sextile sa Mercury. Ang Mercury kasi is communication. Mm-hmm. So kinakailangan sila maggawa ng bagay na i-communicate nila. Kaya nga di ba biglang binawi yung panukalang batas ni Caetano, di ba? Oo. Pagkatapos, ang Mercury nasa Gemini. So again, communication. Eh yung planetang Mars kasi nasa Pisces. So ibig sabihin, may paglalaban na magaganap. Kaya nga lumaban ang authority doon sa isinalang ni Cayetano. Di ba nagsalang siya ng biglaan? Yes, oo. Kaagad, di ba? Oh. Correct. Eh biglang kumontra ang planetang Mars. At Pisces pa. Kasi Pisces kasi is higher self sa atin yan. So, talagang natauhan ang mga taga-Kongreso na bawi tuloy. Yun. Yung pala yung dahilan nun. Meron palang epekto talaga, no? Correct. Kasi alam mo, ang mga planeta kasi, mapa yan eh. Hindi siya yung nagde-decide sa atin. Hindi. Meron pa rin tayong free will mag-decide. Kaya lang, may mapa tayo, may guide, may gabay tayo sa mga planeta na ito ang mangyayari sa araw na ito. Malamang, magkakaroon ka ng karunungan or kikwestiyonin mo ang autoridad. Kasi mapapansin mo na lang at the end of the day, oo nga no, kumilos ang Kongreso. Oo nga no, binawi nila kasi siguro nakikinig sila sa tambayan. Uy, alam mo ba, tawag ba dyan? Feeling ko ma-epekto rin sa akin yung, ano na yan, yung knowledge na yan. Lahat naman tayo epektado dyan, di ba? Yes, lahat tayo. Kasi, whether we like it or not. May share ako sa'yo tungkol dyan. Sige, go. Yung Lunes din yun eh. Ano, Lunes ba Tuesday? Mga ganon basta. Nag-start na ako mag-ano ulit, mag-practice ulit. Ay, good. Oo. Okay lang yan. At lalo na bukas, Friday. Alam mo ba? Ay, gusto ko yan. Bukas kasi, new moon. Bago buwan na sa Gemini. Air sign yan, kasundo mo. Nagbuklat na ako ulit ng mga libreto, in fairness. Tama. Gawin mo yan. Kasi, ang new moon, eto magbigay tayo ng payo sa mga nakikinig sa atin. Yan, mga please. Do's and don'ts. Oh, yan. Ano simulan natin? Yung mga do's o yung mga don'ts muna? Don'ts muna. Yung mga bawal. Okay. Oo, bawal muna. Mga bawal. Oo, mga bawal gagawin bukas. Kasi new moon, ha? Ang una, kung meron kang gustong-gusto, yung malapit sa puso mo, huwag ka mag-give up. Ay! Huwag mo pakakawalan. Ay! Gusto ko yan. meron kang body ngayong quarantine, charo. Ay, gusto ko yan. O, tapos? Oo, kung meron ka na pupusuan, yun talagang gusto mo, huwag mong pakakawalan. Mm. Okay. Yeah. So, yan ang unang
bawal gawin, huwag mong pakawalan. Mm-hmm. Pangalawa, kapag may biglang nag-invite sa'yo, invitasyon, biglaan, mm-hmm. okay, huwag mong hihindian. Ah. Mm-hmm. Don't say no. Gusto ko yung mga ganyan ha, sige lang. Oo, pero dapat mabaong ka pa rin ng protection crystal. Okay. Oo. Kasi, syempre, pag inibitahan ka, lalo na kung kunyari, yan ay pagkakakitaan for jowa, bagong jowa, di ba? So, huwag mong pakalagpasin yung opportunity. Ayan. Pero kung bigla na lang may magyayaya sa'yo na hindi mo alam kung saan ang galing lupalo, eh magdala ka ng crystal mo, yung protection, yung mga evil eye, o kaya yung hematite. Onyx pa, di ba? Onyx, black onyx, ayan. Ayan. Meron ka dyan. Alam mo, pinopost yan dati sa NC, sa Nick Dangit, Musician Spirit Western page ko, pero parang binlock na ata ako ng video. Mag-post ko ulit naman sa crystal, kasi ano ba, para sa akin kasi ang crystal, kasi madaling ma-acquire eh. Pag yung crystal hindi naman ganun kamahalan. Mas madali siya ma-acquire. Tama, magpo-post ako ng mga itsura ng mga crystals. Yung isa-isa, tapos explain ko para malaman ng mga tao, ano ba to? Ano ba itsura, di ba? Para saan? Ilulunod ba to? Mga ganun. Oo, ang gagawin ko, ililipat ko na siya. Mga darna ang bato. Oo, true. Nilipat ko na siya doon sa aking Nick Nangit number 2. Yung ang second page ko. Ah, okay. Kasi, hindi ko na nga mapasok yung Musician Spirit Questor page. Kaya doon na kayo lumipat sa Nick Nangit 2. Ayan, pwede na kayo lumipat sa Nick Nangit 2, ha? Oo, confirm ko. Add friend lang, confirm. Confirm lahat. Yun. Ayan. O, may pangatlong don'ts tayo bukas. O, anong pangatlong don'ts natin? Oo. Iwasan ang mga taong nega. Nako. Oo, iwasan yan. Kasi new moon, di ba? Oo. Pag in-entertain mo ang isang taong nega, oh my gosh. For how many months bit-bit mo yung pagkanega niya? So, iwasan. Okay. Kasi alam mo ba, may mga tinatawag tayong psychic vampire? Oo, alam ko yan. May mga kilala ako, actually. Oo. Anong dating sa'yo ng mga psychic vampire? Ang dating sa akin, minsan nakakapagod. Correct. Pagkasama mo sila. Oo, pag may kasama ka. Minsan hindi nga kayo nagsasalita, nagtitinginan lang, yari nagkakapi-kapi kayo, parang pagod ka na kaagad. Di ba? Mm-hmm. Tapos pag kinausap ko, ay lalo ka namang mapapagod. Kasi ito yung mga energy suckers. Oo, kinukuha na energy mo. Correct. Psychic vampires sa mga yan. May mga ganyan tao. Lalo na yung mga nega. Yung bang, ang dami nilang problema, tapos biglang ihihingahan ka, ikaw yung gagawing punching bag. Ilalabas na yung mga problema nila sa buhay, di ba? Oo. Oo, alam mo ba, may kaibigan ako sa Facebook na wala na lang, walang ginawa ko din mag-post ang problema niya sa asawa niya. May mga ganyan din akong mga kaibigan. Pag naalala lang ako pag may problema, hindi naman necessarily mauutang sila or anything, pero alam mo, kasi ganito, ganyan-ganyan. Tapos biglang, tahula nga, ha? Parang naman tayo nag-usap, ha? Oo. Pagka ganun, at lumitaw sila bukas, iwasan ka agad. Huwag sila i-entertain, kumuha ng dahilan. Let's say, ay, inaantok ako, tapos kalimutan mo na siya. Kasi may mga taong ganun, isasak lang nila energy mo. Hindi maganda yon for the new mo. Ayan yung mga don. Ayan. So, bukas, pag may nag-aya sa akin ng may pag-inuman, papayag ako dapat. Oh, go! Lang ang ex. Ano? Wag lang ang ex. Ay, true. Tama. Yung mga ganyan, din binabalikan yan. Oo. Wag. Alam mo kung bakit? Kasi, Venus retrograde na tayo. Ah, okay. Mm-mm. Nagsimula yan itong, basta itong linggong, last week lang. Oh, okay. 13 yata. Oo. May 13. Mm-mm. Naku, nag-PM ex ko sa akin kanina. Naku, pagka may ex, iwasan. Iwasan ang ex kasi hindi magtatagal yan. At in, tatry niyan akitin tayo, tatry nilang susuyuin, pero walang saysay yun. Kaya nga nung nag-post last week, si Angel Locsin ba yun? Oo, yun. Ano nga pala. Oo, yung medyo ano siya, patwitam-twitam, di ba? Naku, Diyos ko, kitang-kita ko na sabi ko, girl, wag ako, don't me. Kasi yung pagsuyo-suyo mo, Venus retrograde yan. Excuse me. Hindi yan papasasaan. Interesting. Gusto ko yan. Kasi, correct. Syempre, ang pinakamabenta sa lahat ay Mercury retrograde. Kasi yun ang pinakadelikado. Oo. Pero maraming retrograde ngayon. Oo. Ngayon. Ito pa. Ito ngayon, yung mga dapat gawin bukas. Okay. Ito pa, yan na. Makinig kayo sa mga dapat gawin bukas, ha? Correct.
Dalawa to ha, dalawa lang naman. Dalawa lang, o. Una, oo, humanap kayo ng sacred space. Sacred space sa bahay. Yung altar, o kaya yung lugar na tahimik, na pwede ka doon mag-concentrate, meditation, yoga, ganyan. Oo. Tapos, sindi ka ng kandila. Sindi ka ng kandila. Depende kung ano yung intention mo. Parang intention mo para sa pag-ibig, love, yan, yung mga nakikinig sa atin, sa mga single, jowa, and walang jowa. Ay, single ako. Ay, talaga? Oo. Talaga, ako rin. Oo, oh, diba? Oh, single tayo pareho. Oh. Carry on. Correct. Oo. Magsindi kayo ng pink, kulay pink na kandila. Buti lang meron pa ako rito. Tapos? Oo. Tapos kung gusto mo naman kaperahan o kaya kung gusto mo kalusugan, lalo na sa atin ngayon, kailangan natin ngayon. Yes. Lahat tayo, magsindi kayo ng kulay verde. Green. Green na kulay kandila. Green. Oo. Tapos yung mga nag-aaral naman, yung mga nakikinig sa ating mga estudyante, magsindi sila ng kulay asul o blue. Ah, okay. Oo. Yan ang gagawin nila. Magsindi sila ng kandila, tapos mag-pray sila kung ano man yung prayer na gusto nila. Okay. Ngayon, hindi ito sa demonyo ha, kasi yung mga taong sabihin, ako, ano yan, ginagawa? Hello, ginagawa kaya yan ng Catholic Church? Oo nga, may mga kulay din naman na. Kasi ang simbahan mismo is a sacred space. Tapos diba, nagsindi tayo ng kandila pupunta doon, yung mga pilites, diba? Lalo na sa Maklara, meron silang portion doon na sisindi ka ng kandila, tapos ng mga tao, nagpakatayo lang, nagdadasal. Ganun din yun. Pareho lang. Kasi ginaya lang naman yan ng Catholic Church sa weekend practice eh, na sinauna pa eh. Yung mga Marami naman pagan practices ang adapt. Correct. Adaptation ang ginawa. So, yan yung una. Pangalawa, eto ang gagawin nila. Wish list. Gagawa ng wish list. Yan. Tulad sila sa papel. Okay? Susulat nila. Ayan, mapahinggan nyo mabuti yan ha. Oo. Tulad lang sa papel. Pagkatapos, yung mga gusto nilang simulan, kasi it's a time for new beginnings. Ay, gusto ko yan. Simulan. Oo. Good, ang mga new intentions, ano ba yung gusto nila mabago sa buhay nila? Maganda yung panahon bukas ng gabi. So, ang gagawin nila, isulat lang nila, tapos, kailangan sunugin nila, i-burn nila yon. Okay? Tapos, depende sa elements nila, kung sila ba ay fire sign, earth sign, water, or air sign. Okay? Kapag ikaw ay air sign, kagaya mo, Libra ka, tapos yung mga Gemini at Aquarius, pag nasunog nyo na yung wishlist na yan, yung talagang pinong-pino, hayaan nyo lang sa hangin. Yung lipa rin ng hangin, yung sa hangin niya. Oo. So, hanap kayo ng open air, di ba? Na lugar. Okay. So, ganun, magsindi lang kayo. Okay, yan yung una. Kapag ikaw naman ay water sign, pagka na-burn mo na siya, ilagay mo siya sa tubig. Let's say, sa isang sa lababo, padaanin mo ng water. Okay. So, kaya, flow? Ha? Tapos hayaan mo lang mag-flow yung tubig? Correct. Hayaan okay. mo lang na itali na yung nasunog na, ano mo, na wish. Kung ikaw naman ay earth sign, yung mga water sign, yung mga Cancer, Scorpio, Pisces, yan. Pag ikaw ay earth sign, let's say, Capricorn, Taurus, Virgo, ganun din, susunugin mo. Pero, yung abo, i-collecta mo siya sa isang lalagyanan, tapos ibaon mo sa lupa. Or ikalat mo sa lupa. Okay? Pag ikaw naman ay fire sign, hayaan mo lang siya na ma-burn. And then, after that, pwede mo siyang i-scatter rin sa lupa. Pero hindi mo kailangan ibaon, scatter mo lang. Yan ang mga tips natin para sa kanila. Okay. O may baon ka pa bang mga tips tungkol sa ano sa ating mga kababalaghan today? Ang alam ko lang, Attorney Nick, pag sa ano, pag new moon daw, bawal daw ata pa anuhan yung crystal mo ng moon. Bawal daw ilabas. Totoo ba 'yun? Ah, hindi. Kapag nagkakaroon ng eclipse. Ah, okay pala, eclipse 'yun. Pero pwede niyo ilabas 'yan, buti nabanggit mo 'yan. Kasi pwede mong hindi charging, kundi padaanan mo lang sa moonlight. Okay, padaanan mo lang yung mga crystals na daladala mo, o kung meron ka mga anting-anting, o kung ano man yung implements mo, padaanan mo lang, iharap mo lang sa moonlight, moon ray. Ah, moon ray. Maganda yan. Okay. Okay? Gusto ko yan. Kung bati ulit ako, ha? Hmm? Babati ulit ako. Go lang, bati po. Oo.
Okay, batiin ko naman ulit. Ito, si Leo Quizon, si Cyrus Entella, nagsabi kasi siya, batiin ko naman daw siya. Shout out din kay Vilma Tarosa, Carrie Tangkap, Rosemary Malabo, Rivon Chinky Paca, Anne Merhan Book, Marilyn Subil, Ronila Reyes, Romela Sunrose, si Chuba Chubchub, si Ellen Salasayawan, Mel Benatic, G. Salazar, Leona Hart, Pamayo Bantol, at si Bay Nori Silyeza. Ikaw naman, baka meron kang sumbatiin bago tayo mag-station. Mamaya na ako babate. Mas ano oras na ba? Ay, malapit tayo mag-break. 1 minute na lang pala. 1 minute na lang ang natitira. Bago mag-break. Yung tandaan mga listeners o yung mga napagkita atin, do's and don'ts. Yun. Ang napaka-informative yan para sa mga tao. Oo, tapos mamaya may clarify ako pag papalik natin. Sige, sige. Kasi may nag-comment sa page ko about sa feng shui. Feng shui. Ayan, oh my God. May sabihin pala ako tungkol dyan. Sige, mamaya pagbalik natin. Pagbalik, go. So mga katambay, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang tambay at 12:30 na po. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Yes, nagpapalik po ang tambayan. Ako pa rin po si Attorney Nick. Kasama ko po si Dion. Dion, bati tayo ulit. Hi, magandang tanghali po sa inyo lahat. At dumadami po ang ating mga viewers at mga listeners. Kamusta po kayo lahat dyan sa Facebook, sa YouTube, sa app at sa radio. Meron silang katanungan sa'yo. Sige, go. Diba, tinuruan mo nga sila kung paano mag-hiling bukas. Meron daw bang specific na oras para gawin yung pag-hiling? Wala. Actually, alam mo, sa mga weekend practice, nasa sa ano yan, intuition eh. Kung ang feeling mo, dapat mo nang ilagay, gawin mo. Kasi alam mo, connected tayo lahat eh. We are connected to the universe. So, kung feel mo na, ay, eto na yung panahon, mag-ano na ako, mag-prayer na ako, o mag-ritual na ako, gawin mo na. Actually, ano yan, naniniwala ako dyan, we are all connected. Correct. Mm-hmm. Ganun yan. So, speaking of connection... Ayan, sige, go. Ito, eh, nabanggit mo nga ang feng shui. Meron nga, kumakalat sa FB na may isang feng shui master, quote-quote, master. Sabi niya, swerte raw ang 2020. Tapos, hindi po, siyempre, pakiramdam niya, napahiya siya. Hindi pa raw kasi tapos ang taon. Yun ang sabi niya, ha? Yun yung bago niyang post. Ako kasi, ang tingin mo rito, Attorney Nick? Oo. Teka, unahin muna natin, before ko sagutin yan, yung mga katutubo pala natin, baka sa maling strand sa Metro Manila, mag-public service lang tayo, sandali. Oo. Yung mga katutubo natin, stranded sa Manila, handang tumulong ang National Commission for Indigenous Peoples. Kasi kahapon, nag-phone touch tayo kay Commissioner Limpayen Sibuglas. Kasi ngayon, may binigay siyang numero. So, i-text mo po ito, ha. Sabihin ko yung number. 0915-444-5548. Ulitin ko po. 0915-444-5548. O kaya, 0920-345-4060. Ulitin ko yun. 0920-345-4060. Ito po ang mga numbers kung kailangan nyo ng ayuda kasi stranded sila, kawawa naman. Mm-hmm. Handang tumulong ang NCIP. So i-text nyo po or tawagan nyo po itong numbers na ito na binigay namin ayan, para tulungan kayo. Okay? Ayan, sa feng shui. Oo, nabanggit ko yan kasi may pinost din ako nga sa page ko. May nag-comment, sabi nung isa, sabi nung ilan niya, hindi ko alam kung ilan sila, basta sabi nung isa, naku, huwag kayo magpapaniwala sa feng shui, sabi. Sabi, kasi daw ang feng shui, hindi naman daw naaalis ang kahirapan ng tao. I-clarify natin. Sige, ang feng shui, hindi naman siya pampaalis ng kahirapan. Yan ang maling impresyon ng mga tao. Kaya nagkakaganyan kasi nga yung ABS-CBN na yan, kung ano mga kapalpakan at kawalang hiyaan at mga katatatuan ang kinakalat eh. Diba? Kaya tuloy yung mga tao, mali-mali ang nasa isip nila. Naku, sino naman ba yan? Oo, ang feng shui kasi is pag-aaral ng wind and water. Tubig, hangin at tubig, wind and water yan. So, inaaral ang mga posisyon na dapat sa iyong bahay, sa iyong opisina, sa iyong gusali, para maganda ang pasok na sinatawag na chi. Hindi ibig sabihin niya, yaman ka. Walang ganun. Anyway, Ayan. I-file lang natin.
ito, yung ano, yun kanya, natatawa ako, umirit ako, kasi sabi ko, actually, tinanong na rin ako dyan ng isang entertainment portal, online, Philippine Entertainment Portal. Tinanong na nila ako nung February, bago mag, actually, tinanong na ako noong pa pala. Pero sabi ko, sige, eh, kasi kasabay ng stage kiss na play ko, sabi ko, after na lang, so nag-comment ako, ang sinabi ko, magkakanya-kanya ang mga tao. Sabi ko, lalo na ang pera, iikot yan. So hindi ako, ang kulit kasi nila, lagi ako tinatanong, maswerte ba o malas ang taon? Sabi ko, walang ganon. Palagi sila sinasabi ilang taon na, kung bakit sa mga tao palagi sinasabi, malas ba itong taon na ito o maswerte? Walang ganon, kasi nasa sa atin, kung tayo ay magiging maswerte o malas, nasa tao yun. Hindi na nakasalali kung saan-saan. Totoo kaya, yan. Nainiwala ako dyan. Oo. Kung hindi ka magsisikap, kung uupo ka lang or bibigahiga ka lang, peswertehin ka ba? Siyempre hindi, di ba? Kasi hindi ka kulit doon. Pero kung ikaw ay magsisipag, magtatrabaho ka, ayusin mo ang buhay mo, edi kaganda ang buhay mo talaga, di ba? Totoo naman yan. Kung natatawa ako dyan, pagkitin na natin yung pangalan kasi nakapost naman yan. Oo naman, sinabi niya man yan eh. Sabihin mo na, 1, 2, 3! At kuwa. Oo, kasi nag-post siya noong pa. Actually, hindi ko siya pinapakinggan, hindi ko siya binabasa. Hindi ko rin ginagawa, hindi ko rin pinapakinggan, hindi ko rin binabasa. Oo, oh, ever since, nakita ko lang siya one time nung hindi pa siya kinukuha ng ABS-CBN, nasa TV5. Oo, oh, tapos? Oo, parang ano siya, invited guest ng doon siya. So sabi ko, aba, may bagong personality, sino ito? Okay. Tapos may mga phone callers nagtatanong. Tapos sasabihin niya ganito, bubunod siya kene-kene ng tarot card. So sabihin niya, ikaw, mahirap yung asawa mo, ganyan-ganyan, kailangan mo, ganito, bla 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 bla. Tapos hindi na nakaka-reply yung kausap niya, biglang next caller. So malay ba kung totoo o hindi, di ba? Oo nga naman. Oo, tapos nagbebenta siya ng kanya mga crystals na may shop daw siya sa Shangri-La ata, parang ganun. Oo. Kasi sabi niya, kailangan mo ganito, bumili ka, meron ako shop na ganito. Sabi ko, ay, ako, nagbebenta pala to, kaya ganyan. Mm-hmm. Yun ang kagad pumasok sa isip ko. Tapos, mayroon akong isang kaibigan psychic, nakilala siya. Ay, well, marami rin yung kaibigan psychic, nakilala siya. Oo, talaga? Oo! Baka same friend lang din tayo eh. Anyway. Kasi nakausap ko one time. Tapos sabi niya sa akin, out of the blue, sabi niya sa akin, ito ang sabi niya, ha, nung kaibigan ko. Sabi niya, you know what? I've known him ever kasi matagal na kasi kaibigan na rin naman itong pagkukuha na ito eh. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, you know, he is not a psychic. Hindi na sinabi sa akin. He is not a psychic. He is a merchant. Ibig sabihin, nagbenta lang siya. Siguro nagbasa-basa lang siya ng kung ano-ano, tapos yun na, sinapak na siya, di ba? Sa ika nga charlatan. Oo, kaya ako tuloy sabi ko, kaya pala, kasi nung time na narinig ko nga siya sa ibang TV station, TV5 na, nagulat ako, sabi ko, parang mali, parang supply, kasi kami, nung tin-raining kami sa tarot card, hindi pwedeng ganun. You have to connect to the person, o yung feeling, hindi ikaw. So sabi ko, mali-mali ang pinagagawa nitong tao to. Pero after that, hindi ko na siya pinansin. Tapos kinuha na siya ng ABS-CBN, one of the talents. At last year nga, nagsabi siya na last year nga itong year na ito. Eh, tapos ngayon, kibusisize siya ng PEP. Tinanong ako ng PEP, tapos sinabi ko nga, kasi sabi ng PEP, year of the rat ito or year of the rat. Okay. Sinabi ko, sinulat ko yun. Sinabi ko, ito yung aking opinion, ganyan-ganyan. Tapos sinulat nila, so far, tama yung mga sinasabi ko, wala akong sinabi na kumakalpak. It's because, before I say anything, may mga pangit na inako. May nakikita na ako. Tapos ang ginagawa ko, kino-confirm ko by fully five tarot card. Oh, ganun naman talaga yun eh. Oo, ganun dapat. So hindi ako yung basta pula lang na blablabla, ganun. Hindi ako ganun. Kaya tuloy, makaiba kami. Kaya nung sinabi niya, Feng Shui Master siya, sabi ko, excuse me, sa mga hindi nga pala ako Feng Shui Master. Mangkukulam sa gigilid. Kasi ako, meron kami na-meet ni attorney. I forgot his name. Paano siya, ang geomancer siya, nagbabasa siya ng birth chart. Infernity. Skeptic kasi ako sa feng shui. Hindi ako naniniwala. Para sa akin, parang it doesn't work for me. Oo. Pag nung binasa yung ano ko, yung birth chart ko, ay, Diyos ko. Pati itong pag-radyo ko nakita niya.
At galing, that was last year, yun. Ha? Last year, magaling. Oo, totoong psychic. Baka kilala mo rin yun. Kakilimuta ko lang yung pangalan niya. O sige, i-message mo sa akin mamaya. Oo, tanong kay attorney pagano mamaya. Baka kilala mo pwede rin. Pwede pa natin bagitin? Kasi kung pwede natin bagitin, bagitin mo na. Hindi, nakalimutan ko talaga. Seryoso. Oh, sige, okay. I-message mo lang. Kasi uh-oh, alam mo, yung mundo naming mga psychics kasi, ilan lang kami. Oo yung naman. Yung talaga nag-share kami na nagkakapare-pareho kami. Hmm. Ilan lang. Pero may mga iba na ewan ko kung saan ang galing Lupalop. Ayoko naman mga kasi ginagawa nilang hanap buhay yun. Hmm. May humihingi ng info rito. Oo, ano sa... Ano raw ang sign, ano raw ang mga sign ng earth, fire, earth, water? Okay. Sige. Ang fire, yan yung mga Aries, Sagittarius, Leo. Ayan. Yan. Ang earth, yan yung mga Capricorn, Taurus, Virgo. Tapos ang air, Gemini, Libra, yes, at saka Aquarius. Tapos, ang water sign, yan yung Cancer, Scorpio, Pisces. Ayun. So, tapos, ano, speaking of crystals pala, kasi yung mga nagpagawa sa akin, hindi ko na nga mabuksan yung aking ano, page, di ba? Oo. Pinlock ako. Kaya hindi ko bakit, hindi ko na alam. So, favor ko sa mga nakikinig, mag-message na lang po kayo sa aking Nostradamus 2018@gmail.com. Email. Ayan. Mag-message sila doon. O kaya mag-message din sila doon sa Niknangit number 2. Ayan, one, Niknangit number 2 po, ha? Oo, I yun. Kasi letter I, letter I. Yun. Mm-hmm. Mag-message na lang sila para mapasa ko. Ayan. So yun, at least napag-usapan natin yung tungkol doon kay Hans Kuwa. Tapos ngayon, binawi niya. Na sinabi na, hindi pa daw tapos ang taon. Ay, naku, tigilan ako. May chika pa ako tungkol sa kanya. Oh, sige. Mabilis lang. Oh, sige, go. Sabi nung friend ko na psychic din, ang ugali daw niyan, papunta raw yan sa mga ano, sa mga conference, yung mga short courses. Tapos mag-demand siya, nabigyan siya ng ano, bigyan siya ng certificate. Tapos sabit niya yung sa opisina, ay, mamasurf ba nito, ganyan, ganyan. Oh. Yun at kilala ko yung ano sa grupo nyo talaga, yung kayo sa spirit ko. Alam ko magagaling ang mga spirit questers. Salang-sala kami. Oo, ano totoo 100 yan. Mga, 100 ang mga ini-invite or nag-try mag-apply to mga kaibigan. Out of 100, mga 6 lang kami or 7 na. Kasi sinasala ang aming kakayanan at saka yung intention. Mm-hmm. Importante intentions, by the way. Oh, ha? Importante ang intentions. Oo. Kapag ang intention namin is to become, ano yun, famous lang, or para makilala, tanggal ka agad kami kasi hindi pwedeng ganun. Kasi it's a gift na binigay sa amin ng universe, dapat gamitin namin sa kaputihan. Yes. Dapat gamitin sa kasamaan o pagsariling interest. Bawal yun. Kasi masisira kami in the future. Kaya inaalagaan namin pangalan. Oo, totoo yan. May singil talaga. Oo, kaya maganda yung mabango yung pangalan ng Spirit Questor. Ayan. So yun, at least, ano nga, and speaking of crystals, si Boklo, mag-ano naman kayo, bumili kayo ng ano niya, kay ano, Drew Olivar, ha? Mm-hmm. Kayo ng mga crystals. Tulungan din natin siya, kasi syempre, lockdown na yun, hindi na siya. Oo. Maganda mga crystal ni Bakla. Ay, oo. Powerful. Correct. At saka isa siya sa mga totoo rin. Totoo actually. Totoo siya. Totoo yan. Totoo, oo. Alam mo, kaya lang yung simakla, hindi niya ako mabasa. Okay lang yan. Actually, may mga tao ako na kilala na hindi naman sila practitioner. Wala silang magic or hindi sila gumagamit ng powers. Hindi ko mabasa. Yung simpleng tao lang. Ah, talaga? Pero meron akong kaibigan dati. Palagi niyang pahula sa akin. Kailan ako magkakajowa? Wala talaga akong makita. O, di ba? Mga taong ganon, they are born protected already. O kaya, baka in the past, yung ancestors nila, pinrotektahan na sila. Kasi, the truth is, marami sa Pilipino ang katutubo talaga. Totoo yan. Ancient tayo eh. Oo, yes. We are all ancient beings. Kaya may mga minana na tayo sa mga ninuno natin. Kaya nga, di ba, magtataka ka, bakit ang daming mga OSWs may mga dinadalang bala sa mga ano nila? Oo, sa mga gamit nila. Oo, o kaya yung iba, napapatawas, yung mga ganyan. Bakit? Kasi nga, intrinsic yan sa nature ng Pilipino. Meron tayong katutubong kaalaman. I love that. Seryoso. Oo.
So dapat panindigan natin yan. Kaya nga yung programa natin maganda rin. So kasi nga-emphasize natin ang totoong kultura ng Pilipinas. Yes, so, ito talaga tayo. Correct. O, speak tayo naman ngayon sa mga ano, mga artista. Ayan na, yung mga inaantay ng mga tao. Ano, simulan mo na. O sige, ikaw, ano, wait lang. Ako ba? Ay, ito ako muna. Ako muna? Ikaw ako. Ikaw na muna. Ikaw muna. Sige na. Ako muna. O, ito na. May chika ako. May blind item ako. Naku, ang mga bata ba eh? Ano na, tulog na. Ipagsiestahin mo na ang mga kabataan ngayon, ha? Correct. Go. So, ito na nga. So, mayroon isang ano, athlete na, ano, artista. Medyo bago-bago lang. Oo. At galing din ata ABS to. Sila yung ata naka-discover, quote-quote. Oh. May kumalat na ano, na merong video na nag-o all by myself siya. Ala, talagang ano, batibot? Oo. Oo. Talaga? Mm-mm. Ako, anong clue natin? Ano tawag ba dyan? Paano ba ano? Basta medyo mahaba video. Sinasabi nga nila peke. Pero video yun eh. Video? Ilang minute kaya yun? Tingnan natin. Ano, hanapin ko, pasok sa'yo. Pasok mo. Tingnan ko sa'yo yung pangalan, ganon. Basta ano siya, athlete na ano, nag-artista. Talaga? Ano siya, athlete siya sa mga ano, what do you call that, sa mga premiadong universidad ng Pilipinas. Kaya hindi naman siya fanboy, ha? Kaya ano? Fanboy na hindi pabintuan. Ay, di ko alam. Kasi, basta. Sige. Ako naman, may blind okay, item. Anong baon mo? Ito. Sines. Oo. Ano siya, hindi ko patangalan ako sa network, ha? Basta isang, actually, medyo malab daw yung kanyang career. Oo. Okay. Oh. May cage siya, kaya lang parang may something na hindi talaga para sa kanya. E may asawa na siya. Ay! O tapos? Oo, may asawa na siya. Girl. Ah. E siya sa quarantine, lockdown, di ba? Pero, labas siya naglabas ng balay. O tapos? E siyempre naiinit itong girl. Kaya sabi niya, pinababantayan niya kasi baka nang bababae, di ba? Mm-mm. Aba, pinasubaybayan niya. Hindi pala ng bababae, kundi ng lalaki. Ayan. Sumisegue pala si Mister. Correct, sumisegue. Eh ngayon, kinonfront niya. Mm. Ang chika sa kanya, Teka, bago ka pa dumating sa buhay ko, kaibigan ko na yon. O diba, ang sakit. Ay, ang taray. Oo, kaibigan na daw niya. At sabi niya, tumutulong naman daw yun sa kanya. Kasi nga, wala na siyang practice. Parang may mga alam kong ganyang kwento, ha? Parang alalahanin ko lang, parang narinig ko na yan kung sino yan. O walang tapos? Project. Walang project. Eh tapos, kaya pala, nagtataka rin yung misis niya, bakit may pera siya palagi? Di ba binibigyan ng misis ng pera? Para di magtanong. Oo, di ba? Eh saan nanggaling yung katatungan niya? Oo. Oh. Yan. O, may bago ka pa, meron ka pa bang blind item, yung mga nakikinig sa atin? Ako yung mga nakikinig sa atin, tatanong kung sino daw. Medyo mas mahirap ngayon, mas mahirap yung baon natin ngayon kaysa last time. Correct. Pero ka pa ba? Sige, go. Bago ako ulit. Hindi ko alam yung grupo nila eh. So, syempre, patawain ako. ABS-CBN na naman to. Siyempre, lalaki na naman kasi magsasabi kong babae ang iba-blind item ko, baka tapusin mo yung show nang wala sa oras. At in general, po nagtatapos. So, ito. So, ang chika, actually, galing dito sa mga, gumagintong paro-parong kilala ko. Ala, oo. Yung matanda na, na bakla. Uh-oh. Na yung isang group, may daw boy group, guy Uh-oh. Group, mga hunk group, dati pa. Oo. Isa lang daw doon ang hindi talaga pabooks. At yung isang nag-iisang yung hindi pa books na yun, sumali na yun sa sa mga pageant ng ibang channel. Ayan, may clue na ha. Ala. O sige, tapos. Tapos lumipat lang nun sa kabilang channel na yun, nung pasikat pa siya. Yung grupo nila, siya lang daw ang hindi pa books doon. Ah, talaga? Siya lang? Oo. Dati siyang kargador, yung hindi pa books. Oh. Pero feeling ko baka nakat din sa penthouse yun eh. Okay. Ako naman, tutugtog ko rin dyan, pero hindi ko papangalanan kung saan network, ha? Okay. Miyembro din ito. Kaso, bago siya naging miyembro, talagang pahala siya. Kung kanino siya nagpapasapasa. Oh! Kaya ka magtataka, bakit hanggang ngayon, hindi tumatakbo yung kanyang career, at in
extra-extra lang siya. Oh. At sa sobrang galit niya, eh kasi wala na rin siya doon sa network ngayon eh. Okay. Wala na siya sa network ngayon eh. Parang ano na siya, all by myself na lang siya. Ay, all by myself tapos? Oo, pero ang problema, wala siyang ano, wala naman siyang gig o kaya project, eh bakit buhay mayaman? Huh? Oh. But ang daming umangat ang buhay na walang trabaho. Sana all. Buhay mayaman. Tapos ngayon, tinitira niya ng tinitira, okay, ang pagpapasara daw sa ABS-CBN, ha? Maskot, sino naman yan? Parang di ko kilala yan. At tapos? Oo. Tira siya ng tira. Pero ang tanong dito is, oy, bago ka nakilala, actually, di ka siya masyado nakikilala eh. Pahada ka. Kasi natikman na siya ng mga bata. Oh my God, parang kilala ko na yan. Oh my God, bata pa yan, no? Yeah. O tapos? Oo. Pero pahada talaga yan. Kaya, kaya lang, alam mo, ang chika dyan, oh, hindi nagpapalit daw ng underwear. Ano ba yan? Nakasagutan kayo nakaraan? Oo. Ah, talaga? Kasi nag-ano siya, nagyayabang siya. Oo. Sinagot ko siya. Talaga, makiho. As in, mapanggi daw. Ay, talaga ba? Oo. Cancel yan pag ganyan. Hindi malinis. Oo, hindi siya nagiinis ata. Kaya tuloy ang comment mga Becky Bells, parang makiho. Ay, makiho. Cancel. Ayoko niyan. Oo, kaya yun. Kaya sa isip ko, kaya wala siguro, kaya hindi siguro siya, ano, na pinasikat kasi nga makiho, di ba? Mm-hmm. Nakalagutan ko yan kasi nagyayabang siya. Oo. Magaling daw siya sa isang, ano, online game. Talaga? Sinagot ko talaga siya. Sabi ko, wala pa yung online game na yan. Hinahanap namin yan mano-mano. Huwag mo, artehan. tapos, ganun ko talaga siya. Oo, pumuti lang siya kaya. Kasi hindi siya maputi talaga. At saka pangit ang balat niya. Eh, siyempre, pag ano, pag kumikita ka na, kailangan mo ma-upgrade din para ma-upgrade din yung presyo. Oo. Ay, kasi pumapasok yan sa ano, 5 ham lang. Ay? Ay, araw, ha? Talaga ba? 5 ham lang niya nung araw. Ano yung budget meal? Oo, oh, budget meal. Eh, di lang ha, eh. Minsan nga, pang sigarilyo lang binibigay siya nung araw, eh. Sa mga Pecky Bell. Ay, wow! Talaga? Chipanga yan. Chipanga talaga. Ngayon, lumaki na ulo. Siyempre, mataas na presyo, eh. Correct. So, ano, gali ko? Pero hindi ka masasatisfy kasi ano daw, lilac. ay, pangit yan. Biskup, para ka nagtampo sa bigas niyan. Correct. Lilac deluxe, ano? Ganong kamahal, lilac. Ay, cancel. Mm-mm. Eh, tapos meron pang isa na kasama doon sa boy band naman. Boy band? Oo. Ano yan? Hunky-hunky yan, ha? Maraming boy band ngayon. O, sino yan? At saka malandi yan. Sobrang kasi, minalandi yan lahat. At kemi-kemi daw, na mahal daw niya ang mga Becky Bells. Malamang, kumikita siya ron, eh. Oo. pero, kasi yan, virgin pa daw siya, hindi daw siya pumapatol. Pero mahal daw niya ang mga Becky Bells. Alam mo, sika naman ka Becky Bells? Sinungaling. Kasi, siyempre naman. Siya, kaya lang ang mahal. Siyempre, man na, may pangalan na, kaya mahal ng value. Oo, mahal niya, Jackson. Alam mo kung magkano ang tingin niya? 50 kyaw. At doon dyan po nagkatapos ang ating programa. 50 kyaw? Tapos Laila D, cancel? Oo, 50 kyaw, pero Laila D siya. Ay, may humihingi ng clue. Ang clue na ito ay bata pa. Yun, at paguhan. Oh, yung pangalawa naman na pinuwento ko, ang clue naman doon is medyo, ano siya, hunky-hunky, may edad na ng konti. Pero, ito kasi, oo. Jutes ba yan? Ha? Jutes ba yan? Reggie lang. Ay, Reggie. Okay rin na yan. Oo, Reggie lang, pero hindi ka matasatisfy kasi nga lilac din. Yung corny nun. Diyos ko, parang katampo sa bigas, nagtapon ka ng pera. Correct. Oy, 2 minutes ko lang tayo. Rapid na. Bumati na muna tayo. Naku, nabitin na naman ang chikahan ng mga katambay natin. Mga Nixers. Oo, sige. Bati ka. Sige, ikaw muna. So, ano, binabati ko po ulit ang mga tao sa YouTube. Sorry, hindi ko po kayo nakikita, pero magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Of course, so my usual suspect, dumadami po kayo palagi sa tambayan. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa amin araw-araw. Sa ano, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong ano, pakikinig at panunood. Sa app, correct. Tinatawag nilang, ano ba yun? Earphone group?
headset, team headset, tinatawag na team headset. At saka sa radyo. Naku, alakata-alata mga chismosa, bigang dumadami ang views bigla. Ano ba, batiin ko rin. Go! Grace Villanueva, Maraba, Choi Belen, Bayer, Mel Lagman, Moniz, Mel Pancheta, Rosento, Aaron Mark Picadua, Sadi Laureta, at si Lorna Mendoza Cristino. Yung mga ibang hindi ko nabanggit, pasensya na, pwede naman banggitin ko kayo ulit. Post lang kayo ang sala ninyo sa page ko na NCN Law Page, o kaya doon sa Niklangit 2. Ayun, sige, i-plug mo muna yung page mo para malaman nila pa na mabuti. Ah, sige. So, yung Nick Nangit, number 2, ah. Hindi yung number 2, kundi yung letter I. Tapos, yung Nick Nangit, NCN Law Page. Nandun yung makikita yung mga kababalaga ng ABS-CBN. Ayan. Yung isa spirit quest ko kasi, sinishare-share na lang natin kasi binlock ako. Hindi kami makapasok. Care ko. At ito man, may kawalan sa akin, diba? True. Kaya sabihin nila, sarap kong to, kawalan ba kayo? Yun. Correct! At dahil sila itong virgin ako, ayan, magtatapos ito ulit ang program natin. Paalam na tayo. Paalam, maraming salamat po. We'll be back tomorrow. Correct. Yung guest host ba natin na bago? Papasok na? Malalaman natin, malalaman natin bukas yan. Okay. Just in case, kung hindi tayo ulit. Diba? Yun. Ayan. O sige, maraming salamat po. Hindi man lamang namin nabanggit ang pangalan ninyo, pero utang namin sa inyong lahat at patuloy na pakikita yes. Sa UIC. So magbabalik po bukas ang Tambayan Alauna na po. Tambayan sa DWIZ.